another episode sa ating YouTube channel. Maraming salamat dahil we're now hitting 17,000 subscribers pala. So, yeah. I hope na mas marami pa kayong matutunan dito sa channel namin. Oo nga, mga bata. At please share it to your friends para mas marami tayong matutunan sa ating mga personal financial concerns, no? Because sharing is caring. So, anyway, ang pag-usapan natin ngayon... Napapanahon. Oo, kasi matagal na natin ito na-discuss, pero i-discuss na ulit natin. Kasi, nababanggit natin siya. Every time we talk about investments, nababanggit natin siya. Mm-hmm. And, hindi pa natin siya na pag-uusapan na very straightforward. Patapis-tapis lang. Which is, scam! Oh, how to spot a scam. Paano mo malalaman kung scam ang isang investment or isang company? Mm-hmm. Okay, so... Yan, napapanahon. Ano ba? Ano ako? Ba sign? Number one. Oo. If it's too good to be true, is scam yan. Actually, it probably is. Nainis ako dyan sa advice na yan. But, kasi napaka subjective if it's too good to be true. Kasi paano, kung para sa akin, eh, kapanipaniwala yung... If it's from Seiko. Hindi, kasi kung para sa akin, in-explain sa akin na kikita yung pera ko ng ganito at para sa akin ay kapanipaniwala naman yun, di ba? Di, ibig sabihin, mas scam ako. Kasi very subjective yung if it's too good to be true, di ba? Para sa akin, mas maganda siguro. This will only apply sa Philippines, no? Kasi sa Philippines, di ba, ang Philippine stock market is probably the best investment na meron tayo. I-benchmark to the stock market. What I mean is, sa lahat ng investments na nasa Pilipinas, yung stock market na yung pinakamalaki yung pwedeng kumita. Diba? Yun yung pinakamalaking kumita. Kaya nga yung mga malalaking kumpanya at saka mga foreign investors, usually, sa stock market, sa Philippine stock market, nag-i-invest. And, ang benchmark natin sa Philippine stock market for the past decade and or so, di ba? Around 15 to 18% a year ang growth. Recently, mga nagte-10, mga nagte-12%. Oo. On the average, year in and year out. This is the average for the past several years. No, I think, I remember yung 15-year average ng stock market is around 12% a year. 15 years? Oo. Average yun, average. For the previews? Hindi previews eh, kasi nabasa ko yung report na yun para mga 2 years ago or 3 years ago. Ah, okay. So, but in any case, i-benchmark na lang natin sa... Mga 12 to 18. Mga 20%. Sagad na yun. Balato na yung 20%. Sa 20% a year. So, per year, ha? Per year or per annum. Yes. So, kung merong investment opportunity na nagbibigay ng more than 20% a year, 20% per month. Yun na yung masasabi mong parang if it's too good to be true. It probably is. Hindi natin sinasabi na scam kagad 'yon. Ang sinasabi natin ay red flag. Parang mag-isip-isip ka. Magdalawang, sabi nga 'di ba? Yes. Magdalawang isip. Kasi sinasabi nila na bakit yung mga nag-iinvest sa forex o yung mga nag-iinvest sa stock market? Sobrang laki nung kinikita, no? Kumikita sila talaga ng nadodoble nila yung pera nila. Kasi sa forex trading, kaya mong madoble yung pera mo in a span of 2 weeks. Pero consistent ba 'yon? Yun yung next na pwede nilang tingnan. Yung sinasabi natin na 20% sa stock market, kasi average 'yon per year, no? Per year. Pero siyempre, year in year out, may mga taon na umaabot ang 30% ng stock market. May mga minsan, taon na 5% negative lang. Or katulad, I think 2018, negative yata ang stock market. There 2017, mga negative 5%. So, hindi sa year in and year. So, hindi consistent. Ngayon, kung meron kang investment opportunity, nagbibigay ng 20% a month, sasabihin sa'yo, consistent. 20 times 12, magkano yan? 240% per year. So, versus 20% ng stock market, okay, balato na natin, versus 240, 10 times more, ha? Oo. Pero ito pa, sabihin na natin na 5% a month,
times 12, that's 60% a year pa rin, di ba? Oh. Oh. Pero kasi, the question is, kung ginagarantee nila na every month ganun yung kikitain mo. Guarantee meaning promise. Oo, red flag ulit yun. Hindi pwede. Kasi, magtanong kayo sa kahit saang legitimate na investment ng mga mutual funds, sa mga banko, sa mga stockbrokers, they will never guarantee you a big return. A specific return, no? Mm. They will tell you na may mga tao na negative yan, may mga tao na sobrang taas, etc. Kaya nga kailangan sa investment long term. Kasi, in the end, after several years, nag-average out siya and pataas siya. Pagdating sa investment, ang mga guaranteed lang naman kasi ngayon is like, for example, time deposit, mga 2% or 3%. A year yon. A year, oh, na, yun ang guaranteed mo. Diba? Pero kung 20% a month guaranteed, eh medyo red flag na naman yon. Oh, so, sabihin na natin na pag sinabi mong if it's too good to be true, it probably is, lagyan natin ng specific na test. Para meron kang litmus test. Oo. Kasi yun nga, very subjective yung if it's too good to be true. Para sa akin, pag more than 20% a year yung kikitain ng pera mo, per year, no? Red flag yon. Ngayon, kung ang binibigay sa'yo ay X percent every month, consistently, red flag din yun kasi ding. Mahirap maging consistent pagdating sa investment. Kasi isipin natin, kapag nag-i-invest tayo, you're investing into something and most specifically, a business. Kasi di ba sabi nga, business is the highest form of investment. So, ibig sabihin yan, kumbaga, that's the highest return that we have. Now, as we all know, lahat naman ng business, may panapanahon yan, di ba? Yes, may panahon na matumal, may panahon na malakas ka. So, meaning, kung isipin nyo rin na, kung mag-invest kayo into something na magbibigay sa 20% per month, guaranteed, consistently, next question is, anong business siya nag-i-invest? Oo. Yun. Yes. At saang business siya nag-i-invest? At anong business ang makakapagbigay ng ganun ka-consistent? Ka-consistency. No. Of which, para sa akin, yun yung third, ano ko, third na red flag ko is, anong business kayo nag-invest? Saan ba ini-invest yung pera? Saan ini-invest ang pera? So, o kunwari, tinanong, saan ba ini-invest yan? Tapos, pag ang sagot, basta! Ano yan? Ini-invest yan sa isang, banana plantation sa Romblon. So, again, this is related to sa crowdfunding video namin na pinost sa several weeks ago, no? Yes. Kailangan ipa-explain nila kung paano specifically lalaki yung pera. Diba? Saan ini-invest, saan ang location. So, tinan nyo yung website. Okay. Tinan nyo yung physical office kung mapupuntahan ninyo. Kung possible ba yung yung sinasabi nilang return, no? Kung sa isang farm man yan, edi tama ba yung kanilang business? Tanong nyo, kunwari, banana plantation nga sa Romblon, normal ba na nagbibigay ng 20% halimbawa per month ang banana plantation? Oo, ang isang banana farm. And, of course, minsan kasi ang ginagamit nila, mga legitimate na mga investments . Meron ako, katulad nung mga several years ago, di ba? Ini-invest daw yung pera sa gold. Di ba? Tapos may return, etc. So, ang tanong mo ngayon is, pwede kayo mag-research, ano ba yung growth ng price ng gold for the past 10 years, 15 years? So, you can already naman Google that naman. So, kung makikita mo yung spot price ng gold, for example, previous 10 years, medyo volatile siya. So, isipin na ninyo, kung volatile ang presyo ng gold, paano ito makakapagbigay ng guarantee 20% per month? Meron nagsasabi na, ito, ini-invest natin to sa Forex, no, sa global currencies and all. Okay. So, pwede nyong gawin dyan, maghanap kayo ngayon ng isang professional or full-time Forex trader, pwede din i-Google, tingnan ninyo, makikita ninyo na usually, ang isang Forex trader, almost the same, mga 10-15% a month lang ang kinikita. Full-time na yon, professional full-time siya. Full-time na yun. Oo, at usually, personal money yon. So, ibig sabihin, you do your own research. Huwag kayo maniwala dun sa sinasabi nung yung naghihikayat sa inyo. Nagbibenta sa'yo. Ano din, maging mapanuri. Yeah. Lalim nun ha. Tama. Maging mapanuri. Kung wala, sinasabi na yung pera ay, i-invest to sa isang magtanong-tanong hospital. So, ang tanong ngayon is, saan yung hospital?
Oo, kung posible, puntahan ninyo yung puntahan. Hospital. Ganyan. Tapos, siguro kung meron kang, ano, meron kang kakilala na hospital administrator, di ba? Pwede mong tanongin na, posible ba yung ganitong return? O ganito kalaki sa hospital, no? At, dagdag ko lang doon, if, well, kuha ko yan, hihingi ako ng financial statement. Yes, oo. Humingi kayo ng financial statement at mapapakita doon kung saan ini-invest. Guys, kung mag-i-invest kayo sa mutual fund, for example, pwede ka actually humingi ng prospectus they from will. The mutual fund company. They will tell you the historical performance of the investment, halimbawa, etc. Saan sila nag-i-invest, saan hindi dapat mag-invest, anong investment objective. Pati yung historical performance nung ano. Ano doon ninyo? So, financial statements, yes. Ibibigay din nila sa inyo. So, any company na nag-offer ng investment, dapat meron din silang historical performance. Let me qualify that. Any matinong company na nagbibigay. So, ask please for the financial statements or even the prospectus para makita ninyo kung saan dadalhin ang pinaghirapan ninyong pera. Oo, kasi madaling magsabi lang ng ganito ganyan, di ba? Kailangan ng pruweba. At yung pruweba, kailangan galing sa isang legal source, no? So, audited na financial statements, di ba? Of course, meron papakita sa kanila ng mga business permit, SEC registration. So, minsan kasi ang website, pwedeng ang dali lang gumawa ng website, eh. Copy-paste ng picture, eh, di ba? Yes. So, pwede silang kumunta mismo sa SEC para i-confirm kung totoo ba itong SEC registration na ito. At, of course, pag nag-offer sila ng investment, kailangan meron silang secondary license. From the SEC. Pag walang lisensya, another red flag yan. So, number four. Ako, meron akong madaling way din para ma-spot ang isang scam. How to spot a scam? Ano? I-check mo lang yung pangalan ng company kung meron siyang na-mention siya sa mga media. So, kasi if a company is matino, legally registered, operating legally, and offering this kind of investment, syempre, from the business point of view, meron kang ino-offer na investment. So, paano ka makakakuha ng investors? You would have to market it, di ba? And, of course, the best way to market it is to partner with media. May newspaper ka, may newspaper articles ka, may mga radio guestings ka. Kala ko social media. Hindi social media. Media. Traditional media. So, for example, isang company, kailangan meron niyang press release sa mga newspapers. You can check yung mga magazine, mga ganyan. Not necessarily magazine, but newspapers, local newspapers. You can also check yung mga television. So of course dapat may mga mention yan sa mga websites ng ABS-CBN, GMA7, TV5 and I think, all the local newspapers. And yung mga credible and reputable media like mga spreadsheets, no? So pwede nyo siya i-Google kasi lahat naman ng mga traditional media channels natin, meron na silang mga kanya-kanyang mga online websites. So, may mention ba doon? Kasi kung wala, dapat third-party media, hindi yung galing sa website nila. Oo. Gawa-gawa lang yun. So, ganyan ka-importante na sabihin na natin, mag-mention na tayo na na-mention na sila sa Business Mirror, di ba? Sa Inquirer, Manila Bulletin, etc. Kahit na mga Avant. Wag doon, wag tabloid, mga spreadsheet, tama ba? Ayun. Mga business paper. Oo, broadsheet pala, spreadsheet pala. Excel 'yon. So mga broadsheet, no. And kasi that really adds the credibility doon sa company kasi hindi sila takot na ma-expose publicly. Kasi kung wala silang mention sa traditional media, you now know that they're operating baka naman ano yan. Fly by night, no, under the Pataguri table. So, that is now a red flag sa isang scam. Another no? thing, ito minor red flag lang sa akin. Kapag yung produkto fit overpriced. Yes. Sa produkto, ha? Kasi meron dati, dinire-recruit ako ng friend ko, ganyan. Anong produkto niyan? Basta para siyang juice or tea or something, ganyan. Sige, pwede example. With brown sugar daw, ganyan nga. So, parang ang isang pakete is like 50 or 60 pesos. Oo. Pag pumunta ka naman sa supermarket, yung isang ganung pakete ng almost similar product, no? Although, kiniklaim nila na mayroong mga special something, parang mga nasa 20, 15 pesos lang. So, parang finagis, a bit overpriced. Tapos, sabi, brown sugar daw. Nung tinimpla ko . Pag tinimpla ko, mantay ko daw, kulay puti yung asukal. So, ano din dapat?
legit din yung produkto, no? Hindi siya overpriced, good quality, fair price. Fair price. Value for money. Bago ka makalimutan, you can also check with the SEC website yung sa mga name ng company. Oo, yun nga. Yun, check nyo rin mga yan. SEC. Kapag registered sa SEC. At saka, kasi makikita mo rin doon yung purpose ng company. Actually, katulad nung juice-juice na sinasabi sa'yo. Juice-juice. Oo. Dapat meron silang BFAD app, ano. Oh! Oo, kahit na, although wala silang mga approved therapeutic effect, no? Pero at least, it should be safe for consumption. So, meron silang BFAD permit, no? So, in any case, kasi karamihan naman ng mga investment scams. Usually, mga... Yan, may produkto, ganyan-ganyan. Oh. Ganyan-ganyan. So, paano yun? Paano pag may produkto naman pala? Paano malalaman yung scam na produkto sa scam na... Hindi, yun nga, overpriced. And overpriced. Of course, isa sa mga signature ng mga scams ay kailangan mo mag-recruit. Yo! Pag kailangan mag-recruit. Usually scam yun, pyramid scam yun. Kasi, yung mga ulo-ulo, oo. Yung mga left-right. Walang masama sa gano'n, no? Sa multi-level marketing. Okay. What we're saying is that, kung kailangan mo mag-recruit para kumita, ibig sabihin, hindi na multi-level marketing yon, pyramid scheme na yon. Oo. Kasi, lahat ng mga legit na multi-level marketing company, tanungin mo sila, kung walang magre-recruit, kunwari, wala magre-recruit, mabubuhay ba yung company? Ang answer doon is, yes, because meron silang magandang produkto, fair price na quality product na pwedeng ibenta, tapos doon sila kikita. Pero, kung sasabihin nila na, para ka magkaroon ng komisyon, kailangan mo mag-recruit. At hindi mo makukuha yung komisyon mo hanggat hindi ka nagre-recruit. Medyo, red flag yon. Oo. Kasi, kung hindi ka magre-recruit, flat lang yung kita mo. Kasi, you will only make money from the commission nung binibenta mong produkto. But still, you can make money. So, kumbaga, ang nangyari dyan is yung binabayad sa inyo is yung kinukuha yung joining fee ng mga... So, dapat, pwede kang kumita kahit hindi ka mag-recruit. Ngayon, pag sinasabi nila na kailangan mong lagyan ng position yung left and right mo, etc., usually scam dapat yan. Kasi, yan. Kasi dapat may position AB, na yun. AB, eh. AB. At saka, actually, isa pang red flag sa akin. Kapag pinipressure ka na mag-invest, pag sinasabi sa'yo na limited time lang. High pressure tactic, mga ganyan. Naku! Usually scam yun. Kasi, magsasara na to, ganyan. Hindi mo magsasara. Parang kakabukas lang nito, kailangan mauna ka. Oo. Yun. Naku! Ano siya? Red flag sa akin yun. High pressure selling tactic. Oo. Red flag yun. Kasi, ang isang legitimate na investment opportunity, kung magandang investment yan, hindi yan basta-basta mawawala. At hindi yan una-unahan. Oo, at hindi siya una-unahan. Kaya nga sinabi natin kanina na... Parang the virtue na una-unahan, meaning parang mas kikita kapag nauna ka eh. So, ibig sabihin, Red flag yun. Una-unahan na yan. Kasi may mga kilala ako na nag-multi-level marketing company. Ito mga legitimate na multi-level marketing companies, no? Kahit na late ka na sumali, pero masipag ka, magaling ka magbenta ng produkto, kumikita pa rin. There will come a point na mas malaki na yung kikitain mo dun sa nag-recruit sa'yo. Ah, talaga? Oo, ganun talaga yung legitimate, no? Pero kung yung company ay kahit ano sipag mo, ay laging mas malaki yung kikitain yung nasa taas mo. Usually scam yun. Yun. So, yung mga una-unahan. Hindi dapat pinupush yung position, alam mo yun, na kailangan mo mauna, hindi pwede. Usually, red flag yan. Kasi, parang ninanakawan niyo yung kapwa niyo tao. Oo, yun lang yun eh. Magnanakaw yan. Ito siguro reminder na lang. No? Pag nag-invest kayo, tapos kumita kayo, hindi ibig sabihin nun, legit na kagad yung company. Kasi there's such a thing as yung pinapadama ka muna. Ano yun? Yung... Pinapatikim ka muna. So, usually ang mga scam, para malaki yung maitakbo nilang... Tapos may mga picture pa yan, di ba? Yung mga... Oo, ganyan. Kasi... Tapos may ganun pa sa kotse. Di ba? Yung mga luxury car? Yes. Naku! Ang ano kasi, effectus niyan. Ang mga scams... para malaki yung makuha nila, manakaw nilang pera. Alam mo yun, malaki yung maitakbo nilang pera. So, umpisa,
papakitain ka talaga para mas malaki yung ipapasok mo. Oh, tapos pinapahagat ka muna. Oh, sasabihan mo yung mga kaibigan mo, yung mga kamag-anak mo, hanggang sa mini-withdraw mo na lahat ng pera mo sa banko kasi doon mo ilalagay. Modus operandi. Oh, ngayon, pag malaki-laki na yung nakuha nila, doon nila bigla itatakbo lahat yun. At saka ano ah, also know the people behind that particular business. Yes. Sino ang board of directors niyan, sinong officers niyan, anong track record ng mga yan. May competency ba sila? Kung may business sila na ganito, so anong naman ang experience nila sa ganong business? Kasi usually, like for example, invest ka sa stock market, like Jollibee, kilala mo naman yung mga board of directors, di ba, ng Jollibee or mutual fund. Kilala mo naman ang fund manager niyan and whoever company is, ano. So, ayun ang transparency, that. No? Yes, oo. Dapat kilala. Pag hindi kilala, nako, mag-isip-isip kayo. Oo, hindi kayo nagtatrabaho. Madali naman mag-research ngayon, no? May Google naman. GMG. Google mo, guys. Google mo ganda. Google mo ganda. Saka Google mo guwapo. Yun. So, what we're saying, siguro, yes, to summarize is, be very prudent for me. Huwag basta-basta maniniwala sa mga offer. And it's good na meron tayong mga checklist, no? Yes. Yeah, mga checklist red natin. Flags, mga so, red flags. Para magdalawang isip. Una-una, just to summarize, no? gano'ng kalaki ba yung kikitain? Is it realistic, no? Benchmark with the stock market. So, pangalawa ay, ano yung sinabi natin? Kung consistent? Oo. Yung walang investment na consistent, no? May ups and downs yan. So, that's a red flag, no? Kung sinasabi nila, guaranteed, yes, consistent, no? Media. Number three, meron silang mention sa mga newspapers. Sa traditional media. Merong... At hindi yung sarili nilang media. Oo. Meron silang, nag-guest sila sa mga news programs, di ba? So, alam mong hindi sila takot na ma-expose sa public kasi legit yung ginagawa nila. Tapos, of course, meron silang SEC registration, and meron silang fair price na product, or kumbaga, kaya nilang i-explain kung paano lalaki yung pera. Oo, may prospectus, ganyan, ano may business siya? Plan. Possible yung growth nung money mo dun, yes, sa sinasabi nila kung saan nila ilalagay. Hindi yung basta-basta magbita. Tatakunan ka na lang ng percentage, di ba? O basta kikita ka, basta dodoble yung pera mo every 2 months. Yes. Hindi pwedeng ganun, okay? Tapos, dapat hindi unahan sa posisyon. You can invest anytime. Hindi ka pinipressure na sa mali. No high selling pressure tactic. Yes. So, ano pa may mga na-mention natin? Yun. Basically, that's it. Yeah. So, I hope may natutunan kayo dito. Yes. And, please spread the word of these. Alam mo, high slugs. High school pa lang ako, nababalitaan ko na yan eh. Iba't ibang mga scams. So, mga how many years ago yun? Mga 10 years ago. Ayan, nung high school ako. Ayan. 5 years ago. Every year na lang, every 2 or 3 years, meron na lang mga billion na scam na, ano, na, magtanda na naluloko sa mga magtanda Pinoy. Na po tayo. Huwag po tayong ganit. Oo. Sa pera. I guess that's it, no? Yes. So, I guess that's our episode for this week. So, how to spot a scam. So, please give it a thumbs up and then share it to your friends and please don't forget to subscribe kung hindi pa kayo subscriber. And see you again next week. Bye-bye.